To the others, my dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Being an independent leader, I gave way for each member of the Senate also to be independent and to come to decisions through collaboration rather than direction. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency, and again, I listen to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. I wish our new leadership the very best, and I pray that they will be steadfast in upholding the independence of this beloved institution. I will remain vigilant to make sure that the traditions and the rules of the Senate will remain steadfast. Once again, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Thank you very much, Senate President Juan Miguel Zubiri, for your heartfelt speech. We are grateful for your service to the institution. Thank you for your service to the nation. Thank you for a job well done, Senate President Juan Miguel Zubiri. Session is suspended. Please raise your right hand and repeat after me. I. State your name. Francis Joseph G. Escudero. Having been elected. President of the Senate. Do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability. Do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability. The duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. The duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws and legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities. That I will obey the laws, the legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Hoy, maikli lang ha, para hindi masyado. Yes. Kayo tumawag, hindi ako. Kanina kasi tapos yung SP meets na may mga pressure from outside. Under your leadership, paano nyo po yung navigate yung mga outside the Senate, outside the country. Ano outside? At the end of the day, ang pagpapalit o pagkakaroon o pananatili ng liderato sa Senado ay dumedepende sa kumpiyansa ng mas nakararaming miyembro ng Senado. Ang bawat miyembro may kanya-kanyang rason kung bakit at bakit hindi at ginagalang at tinatanggap po yun. Gaya ng sabi ko kanina, walang team ko, team mo, team niya.
team dapat naming lahat ay ang bansang Pilipinas. And I look forward to working to each and every member of Congress, whether majority or minority. Will you follow instructions? From who? Ang naghalal sa akin ay ang sambayan ng Pilipino tulad ng mga, lahat ng miyembro ng Senado at hindi ata tama o makatarungan na mag-akusa sino man, invento man o column o haka-haka o social media na susunod kung kanino man. Ang sinusunod namin, pangunahin, ang mas nakatataas na interes ng sambayan ng Pilipino, mas nakatataas na interes ng ating bansa at pangalawa, ang aming mga konsyensya kaugnay sa mga sasabihin naming pananalita o mga boto na ibibigay namin sa anumang isyu. Sir, under your leadership po. Bigyan mo natin. Yes. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. So, meron ba ngayon? Meron ba ngayon? Again, we will discuss it on the part of the majority. And I think I was one of the more vocal ones during that time. So I don't see any reason why there should be concerns about that. So would you say Chacha is still? It's not for me to say because again, I have my own position, we will discuss it, and I have no reason to change my position. Sir, kasi nag-resign na si Senator Angaras, chairman of the subcommittee. Meron pa silang plano to go to Visayas and Mindanao. Pansamantalang hindi matutuloy yun. Nag-resign ba siya as also subcommittee chair or only finance chair? Okay. We will not hold any such hearings outside of Metro Manila or even inside the Senate. And we will formally make known our decision as a group and as a Senate with respect to this. Sir, what about pressures coming from the palace? I'm sorry? I think today I voted against the tax measure which was proposed by the DOF. So even before I was elected, I don't see any reason why that should change. So it's an unfair even thought to say that at this point in time. What about on a personal level? It would be involving the press. Malapit ako kay Pangulong Noynoy Aquino. Hindi kami nagkasundo sa maraming bagay dahil alam niya may trabaho ko bilang senador noong panahon yun. May trabaho din siya bilang pangulo. Ganon din kay Pangulong Duterte mula nung mayor siya hanggang presidente. At sa totoo lang, ang pinakamalapit kong naging kaibigan ng presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. At tingin ko may pruweba at ika nga, may pwede na akong pakita at patunayan na kahit na siya na yung pinakamalapit kong kaibigan, hindi niya ako na-influensyan sa mga pasako ng mga panahon yun. At nandito kayo bilang saksi nun. Ang siseryosa naman ang tanong niyo. Wala pong medyo masayang tanong na nakakatawa man lang na... Kasi mahaba naman yung panahon natin para mag-usap ng mga seryosong bagay. Okay, sir. Kaming masyado eh. So yung hindi masyado seryoso, so paano yung pagiging fashion? Sir, mag-iirip pa. Ano? Wala namang rule na nagsasabing bawal at hindi pwede. Trip-trip lang yan. I honestly don't know. But my priority will be my job now as Senate President, not only for the country, not only for the institution, but also for my colleagues. Actually, hindi pa namin napag-uusapan eh kasi pati siya parang nagulat na sabi ko lang kanina mga bandang late morning na baka na kung pwede umali-aligid ka na lang muna sa lugar at baka. So, kailan mo nalaman na you'll be the next? Tulad ng anumang eleksyon, hanggat hindi pa natatapos ang aktual na botohan at ikaw ay napoproklama, ika nga, hindi pa tapos anumang eleksyon. So, nalaman ko matapos kong sumumpa. Pero kailan nahilip na pwede kang pumalik? Bawat oras naman may pag-asa, ikaw naman. Hindi lang ako, siguro kahit yung iba ngayon, bahagi ng pagkakaroon ng pag-asa yan. Subalit, hanggat hindi natapos, hindi ako naniwala, bagaman nanampalataya ako. Sabi nila si Senator S. Subiri ay consensus builder. What would be your leadership style? As I said earlier, walang team ko, team niya, team namin, walang majority-minority, nag-iisa kami Senado at yun ang pananaw ko.
ang tanging kulay na dapat dinadala namin, mga kulay ng bandila, at dapat gabayan kami sa anumang sasabihin namin ng bandilang nasa harap namin tuwing magsasalita at boboto kami sa plenaryo ng Senado. Pero sir, paano na po yung plano ng Republican PSP? Ulitin ko, question ng kumpiyansa to at hindi para sa akin sa panahong ito. Sabihin ko anong rason ng bawat isa. Bawat isa may kanya-kanyang rason. At mas gusto kong pag-usapan kung anong mga marapat natin gawin. At hindi ko anumang maaring sakit o paggagulat o tampo ng ilan o ng iba kaugnay ng bagay na yan. Matapos ang halalan, palagi kong sinasabi, tapos na dapat yon. Dapat umabante na tayo sa ngalan ng panilbihan ng sambayanan. At yun din naman ang sinabi ni Senate President Sabiri bago siya nagbitiw. Priority namin? Ano? Priority measures of maybe, by the Senate. Actually, titingnan muna namin kung ano yung mga nakabinbin dahil dalawang araw na lamang tayo. Wala kaming pwedeng simulan na matatapos namin bago kami mag-adjourn sa loob ng dalawang araw. So, unahin namin yung mga, ika nga ni Senate President Zubiri, na itanim na, na pwede nang matapos ngayon. At maski siya, nung kami nag-usap, sabi niya, nais niyang i-prioritize yung procurement law na sila ang nag-shepherd, siya nag-shepherd. Kaya pinakiusapan ko si Senator Angara na bagaman nagbitiw siya, ay kumaari, baby naman niya yun, na siya magpatuloy na mag-sponsor at magtapos. I-elect naman yan sa plenaryo. Wala pa, mag-adjourn pa kami. Kung matagal pa yan. Hindi pa coming yung budget. Hindi pa nga nasusumiti sa... Ang budget call is in February. So, February ang budget call. Submission ng budget supposedly is SONA. And I hope the budget will be submitted in time with the President SONA so that we have enough time to go over it. Anong gusto mong sagot sa tanong na yan? Hindi question ng kailangan. Gaya ng sabi ko kanina, ang sino mang Senate President na nilalabihan habang may kumpiyansa siya ng mayoriya ng mga miyembro, pwede mangyari yan sa akin din. Mamaya, bukas, makalawa, wala namang pinipiling araw yon. Ang araw lang ang pinipili, araw ng sesyon. Hindi mo pwedeng gawin yan ng Sabado at Linggo. So walang parang solid na isang reason na bakit na-alis. Yung kanya-kanya kayo ng paniniwala? Kanya-kanya ng paniniwala at ulitin ko, huwag na nating ungkatin. Kung gusto mong ungkatin yung mga masasakit na mga nakaraan, manood ka na lang ng teleserye. At dito, mas nais kong pag-usapan ang mga susunod pa nating pwedeng hakbangin para mapagkaisan at maisulong. Sir, kanina itinit ni Sabiri yung pagiging independent ng pamamahala niya. Kayo po, mas magiging independent. Hahayaan ko ang magsalita para sa akin ang mga salita ko matapos ang araw na ito at anumang gawain at action ko, gagawin at hindi ko gagawin para magpatunay sa tinatanong mo imbis na buhatin ko ang sarili kong bangko. May role po ba yung Malacanang sa nangyari ngayong araw? May kumausap ba sa grupo ninyo? Sa akin, wala. Sa katunayan, ayoko magsalita, pero siguro pa sa ibang bagay, pero sa bagay na ito, wala. Hindi ako ang kinausap. I'm sorry? Were you the unanimous choice of your colleagues? Kaya ilapitan ka, tapos as you were saying na, ikaw na lang. Ulitin ko, sa dulo, kung sino man ang may kumpiyansa ng 13, hindi na para sa akin na ikwento yung proseso sa puntong ito dahil gusto na namin umabante mula dito. At hindi pa para pag-usapan, diskusyonan, debatian, at buhusan pa ika nga ng asin, anumang sugat na nilikha nito, na ako'y humihingi ng paumanhin sa anumang sugat na maaaring na ilikha nito o may nasaktan kaugnay nito. Kaya ayoko magkomentaryo kaugnay sa bagay na yan. Hindi ko na natapos yung hearing niya, so hindi ko alam kung anong sinabi niya o kapasahan niya. Ang sinabi ko kay Senator Bato, nung ako'y nag-attend ng hearing, kung maalala niyo, ang motu proprio ay limitado sa kapag naka-recess ang Kongreso at pagkatapos mag-resume, usually nagpa-file na lang resolusyon. Ang issue naman ay hindi dun sa paksa. Ang iso ay sa procedure. Kaya pinayuhan ko siya, kung gusto mo pang ituloy ito, para wala nang magreklamo, kasi una may nagre-reklamo, maghahain ka ng resolusyon kaugnay nito.
Bakit? Kung isipin ninyo. Dahil kapag ka nag-hearing ka motu proprio, paano halimbawa kung may hazing sa isang institusyon ng militar? Higher education ako. Motu proprio sa akin yan. Paano kung hindi pala yun ang pasya ng Committee on Rules na ako ang priority, ako ang unang komiteng didinig niyan? Hindi maaaring iiwan sa kada sa isang miyembro lamang ang pagpasya kung ano ang jurisdiction ng komite. Dapat pinagpapasya niyan yung simpleng aksyon na binabasa ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, yung I move that we refer blah 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 bill to the committee on. Actually, buong plenaryo nagde-desisyon na. Binibigyan tiwala ang pasya at rekomendasyon, ang motion ng Majority Leader. At hindi yun individual na pasya ng iisang miyembro lamang o sino mang chairman. So, hindi ko alam kung anong pasya ni Senator Bato, pero kung may mag-question, madali namang solusyonan yun, maghahain lamang siya ng resolusyon. At tulad ng ibang resolusyon na wala namang kapigilan yun. Dahil nga, kung babaliktan naman ninyo, tingnan nyo yung rules ng Senado, inimbento ang motu proprio. Dati ang may motu proprio lamang ay Blue Ribbon Committee. Binigyan daan ang motu proprio dahil may mga pagkakataon na may nangyari habang naka-recess ang Senado. At kung Blue Ribbon lamang ang may jurisdiction, paano naman yung ibang komite na may importanteng dapat dinggin? Yun ang rason kung bakit inamyendahan yun. Pero by tradition and practice din, matapos mag-hearing habang recess, nung nag-resume, ay nag-ahain na ng resolusyon. Actually, sa tagal ko sa Senado kasi hindi ko pa naranasang may ma-contempt. So isa siguro sa mga bagay yan, tulad na sinabi ko kanina kay Senate President Rubiri, hihingin ko ang gabay niya. Gayun din, naturuan ako dahil mas marami siyang alam kaugnay sa pwestong ito. Hindi ko masasagot dahil hindi ko pa alam ang bagay na yan, dahil hindi ko pa nagawa yan sa tagal ko sa Kongreso. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataon din na alamin kung may pirma nga ba o wala yung bagay na yan, ang pag-contempt. Pansamantala, oo. Bukas ko palang makikita yung mga kailangan kong pirmahan na nakabingbing mga papeles. Paumanin, hindi ko pa kayang sagutin. Okay na. Okay na tayo. Pag-uusapan namin lahat. Malamang magagawa namin yan sa loob ng dalawang araw na ito at yung ilang pagpapalit pa. Pero kailangan lang muna mag-usap. Hindi ng lahat. Hindi lamang nung naunang sumabay at nagbigay ng kumpiyansa sa akin, pero ng lahat na. Kasama pa nga sila Senator Coco at Senator Risa. Kasi Senator Bato, hindi naman siya nag-resign as chairman ng Republic Order? Hindi. Ano? There is no reason to remove him. Oy, ang mga duda, pinapapasok.